Hi mga ka-cha-cha, it's your girl Camelo, and today, we're bringing you the new agent of Valorant, Kyuru. Kyuru is a Valorant Q duelist agent. Siya din ang kauna-unahang character from Japan. Kyuru in Japanese means night or gabi. Kyuru is about strength and stealth. Ang abilities niya is para i-allow siya na makapasok sa enemy territories ng hindi nanonotice. Kumbaga, habang nagbabakbakan yung mga kakampi mo at kalaban nyo, kahit harap-harapan sila nagbabarilan, pwede ka pa rin makapasok sa enemy base nang hindi nila namamalayan. So, let's hop in his abilities. So, ito yung unang ability niya, which is called Fake Out. The Fake Out may Mike's footstep for confusing the enemy. If parang alanganin ka pumasok sa enemy territory and feel mo may kalaban sa wall, pwede mo itong gamitin para mabaril o mapalabas yung kalaban sa wall. If left click ang paggamit mo sa ability, iwa-fire niya agad yung fake out. If right click naman ang ginamit mo sa kanyang ability, itatanim niya yung fake out at ma-activate mo yun using F. Ito naman ang kanyang next ability na tinatawag na blindsight. Blindsight is the second ability of Yuru. It is essentially a flash. Ito yung parang kaparehas ng kala Bleach and kala Phoenix. So, ang ginagawa dito ni Yuru guys ay binabato niya yung interdimensional orb at kapag ka bumangga ito sa mga pader or tumama ito at nag-bounce, doon siya magre-reflect ng flash. So, ito yung ginagamit ni Yuru pambulag sa kanyang mga kalaban. Itong ability naman niya, ang kanyang third ability ay tinatawag na Gate Cache kung saan ina-allows nito na si Yuru makapag-teleport sa isang lugar. So, ang ginagawa ni Yuru guys is nagbe-bend siya ng portal na tinatawag na Tether. So, kapag ginamit niya yung left click, ibabato ni Yuru yung Tether at mag-move forward ito. Kung saan ihinto yun, yung Tether na yun, dun siya mag-teleport. But, make sure guys na i-check nyo din yung time kasi meron lang siyang limited time. So, kapag klinik nyo uli guys yung letter E, automatic mag-teleport ka. At dito sa Gate Crash, meron ka ding second option. Pwede mong itanim yung Gate Crash bago ka sumugod sa mga kalaban. So, dapat, pag itatanim mo siya, you have to click the right click. Then, pwede ka sumugod. If ever, nakulang ka na sa oras or alanganin yung buhay mo, pwede kang bumalik dun by clicking E. Ultimate Dimensional Drift. Itong Dimensional Drift ni Yuru, ito yung pinaka-ultimate ability niya that allows him to wear a mask na mag-a-activate para maging invisible siya. So, pwede ka dumaan sa harap ng enemy nang hindi nila namamalayan o hindi nila nade-detect. And pwede ka din pumasok sa planting area nang hindi nila namamalayan. So, ito yung pang-sneak attack ni Yuru. So, automatic guys, kapag meron kayong ultimate ability, pwede kayong mag-plant or mag-diffuse. Decoy. Open up the sky. Last player standing. Out of charges. Time to jump. Enemy spotted. Spike planted. Last player standing. Decoy. Last player standing. I'm back. Miss me? And that's it for today's tutorial about Yuru. Sana marami kayong natutunan sa ating video for today at sana may nakuha din kayong tips and tricks kung paano siya gamitin. And guys, if you like this video, please don't forget to hit like, share, subscribe, and hit that notification bell for more updates and videos.
And that's it for today's tutorial. See you on my next video.